Dahil sa isang malaking kasinungalingan, nagkakilala kami ni Hiyas. Naging magkaibigan. Nagkaibigan. Hanggang maging kami. Nabubuhay pala kami sa mga lihim. Ngunit na magliwanag ang lahat at sumumpa kami magbabagong buhay sa Maynila. Akala namin, madali lang ito. Pero sinusundan ako ng pagkatao ng mga lihim. Ang misyon. Ang responsibilidad. Ang nag-iisang Pedro Penduko na lumalaban sa mga maligno. Naging anim na engkantaong nakikipaglaban sa kasamaan. Inilihim ko ito kay Yas. Ngunit may lihim nga bang hindi nabubunyag? Hanggang heto na nga't malaman niya, hindi na lang sana ako naglihim. Sinabi ko na lang sana. Paano mo nalaman? Paano ka nakasunod dito? Yes. Huwag ka matakot sa amin. Sana walang ibang makalap sa nakita mo, Yes. Yes, sorry. Hindi ko na ikuwento. Bawal kasi. Umuwi na tayo. Yes, patawarin mo ako kung hindi ko kagad sa inyo sabi ang sa group. Ayoko nang madamay ka sa gulo. Kaya nga tayo nandito. Dahil magbabagong buhay na tayo. Yes, hindi ko maiwasan. Hindi ganun kadali. Talikura yung pagkatao ko eh. Bakit ako nagawa kong talikura ng kung ano? Ikaw, hindi mo kaya? Dahil may responsibilidad kaming malaki. May responsibilidad din ako sa kaharian ko. Pero iniwan ko yun. Dahil gusto ko ng tahimik at normal na buhay na kasama ka. Yes, alam ko yun. Naiintindihan kita doon. Hindi! Hindi mo naiintindihan! Nagkunwari ka! Pero nagsinungaling ka! You lied to me! Wala lang ako kinikwento sa'yo. Pero hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Yas. Pero niloko mo pa rin ako. Yas! Saka na tayo mag-usap. Gusto ko na magpahinga. Siguro muna, Pedro. Ako nalang magpapaliwanag kay Hiyas. Siguro, palipasin na muna natin yung sama ng loob. Sige na, pahinga ka na. Para lang sabihin na nakapag-usap na kayo ni Simona? Hindi. Hindi na siya basta usapan eh. May closure na.
ibig kong sabihin, na-realize ko na... Na? Wala. Pumunta ka dito para hindi sabihin kung ano man lang yung gusto mong sabihin. Okay, fine. I feel like a bird. Alam mo yan, yung parang lumaya na sa matagal kong kulungan. Nakuha mo ko? Ganon din yung nararamdaman ko nung matanggap ko na ang... Ang? Ano ba yan? Nakalimutan ko na yung sasabihin ko. May nililihim ka rin. Hindi kaya? Eh, pinutol mo yung sinasabi mo. Eh, kasi nga nakalimutan ko yung sasabihin ko. Okay. Kasi sabi mo, nararamdaman mo ang nararamdaman ko nung matanggap mo ang... Ah, ayun, naalala ko na. Dati kasi mahihain ako eh. Hanggang ngayon naman eh. Mas lalo noon. Kaya nga, isang araw, sinabi ko sa sarili ko na, "Uy, Marie, minsan naman kapalan mo yung mukha mo para hindi ka magmukhang, ano, engot." Masarap pala yung ganun, no? Yung, minsan hindi ka na nagtatago. Masarap nga. Pero mas masarap ka kakwentuhan. Oh, ba't nagbablush ka? Ha? Hindi kaya? Ba't nagbablush ka kaya? Hindi ah. Hindi ako sanay nang nakakita kang umiiyak. Remind me. What makes Simona cry? Nag-usap na kami ni Napoleon. Tinuldo ka na namin ng lahat. Matagal na kayong wala, hindi ba? Yeah. Then ano pang iniiyak-iyak mo? I mean, kaya ka nga nakipag-deal sa akin para yun ang start ng no more tears for love. Tinanggap na niya na wala na talaga kami. At natanggap na rin niya na hindi na kami magkakabalikan kahit kailan. So, what's the problem? I mean, I don't get it. Kaya mo nga ako sinusuportahan. Kaya ka nakipag-deal sa akin. Para pagkatapos ng lahat ng gusto kong gawin, makaganti ka sa lahat ng mga dalakit. Mga dalakit nun. And that includes Napoleon. Alam ko. Then stop crying! Imbis na mag-emote ka dyan na para kang mag-audition for a mother role sa isang soap opera, bakit hindi mo nalang kaya ako tulungang malaman kung ano ang ibig sabihin ng Star of David Scar ng mga Inkantao? Hindi ko mapasok-pasok! I'm sorry. Pero makakaasa ka. Wala lang to. Kagagahan ko lang lahat to. Sinaktan niya ako. Pagbabayaran niya yun. Wala nang kulay pinta na nito eh. Ito lang meron. Meron lang dati! Meron lang dati! Paano gagawin natin? Walang pink eh. Sir, may maitulong ba ako? Bibigoy, may gusto ka ba? Ano bang gusto mo? Pare, gusto ng anak ko daw kulay pink na ganito. Gusto mo yung kulay pink nito? Wala ba kinakitang kulay pink? Ay sir, wala na po talagang kulay pink eh. Oo, sige. Hanap ako ng color pink nito ha. Para smile ka na ha. Sir, check ko lang sa backroom kung mayroon pa akong pink ha. Sige, thanks. Ano ganun ba cry ha? Ayun, maghanap na doon ng kulay pink. Baby girl, may pink na. Yan na, enjoy mo yan ha. Huwag ka na magka-cry ha. Huwag ka na magka-cry. Happy?
Happy. Thanks. Thank you. Apo, sige. Oh, enjoy mo yung toy mo, ha? Daddy, meron natin to, Daddy. Salamat din na tinamayan mo ako nung gulong-gulo ko. B, she's a beautiful girl. Deserves beautiful flowers. And C, wala lang. Dahil type kita, bigyan ng flowers. Wala kang magawa. Alam mo, actually, wala nga akong gagawin. Gusto sana itang yayain. Mabas, kumain, mag-usap. Kahit anong gusto mo gawin. Marina, I won't accept mo sa answer. Thank you.
guys. Hindi. Ako na lang magbabayad. Ha? Ayoko nga. Ba't naman ako magpapabili sa'yo? Hindi ka naman nagpapabili. Ako may gusto bumili. Ayoko nga. Oh, sige, kung hindi ka mamili, ako pipili na ito. Malamang pangit mapipili ko. Gusto mo pangit stuff tayo mo sa kwarto mo. Sige na nga, ang kulit. O, ano nga ba kasi gusto mo? Mili ka na. Ang dali. Sige, tingin ako. Okay, sige, ano kita, mamaya ma. Ay, Marie? Bruno, ikaw ba yan? Marie, ikaw nga. Ay, Bruno, si Bruno, ano, schoolmate ko siya dun sa probinsya namin. Ahead lang sila ng isang taon sa amin. Actually, kapartner kita dun sa GS Prom natin ng high school. Ay, Bruno, si Napoleon yun nga pala, kaibigan ko. Grabe. Di ba sa Baguio ka na? Di ba sa Baguio ka na nag-aaral? Wala na dun yung tita ko eh. Kaya, nag-dorm na lang ako dito. Grabe, Mali. Ibang-iba ka na talaga. Ano ka ba? Hindi ah. Ikaw kaya yung mag-iba? Tingnan mo nga yung forma mo. Ibang-iba na. Tapos wala ka na rin salamin. Ikaw nga, nagsasalita ka na eh. Bakit? Hindi naman ako pipi. Kita mo, tumatawa ka pa? Ano ka ba? Kung mamaya sabi mo nung mga nakakarinig sa'yo, tuod ako dati. Bruno, sige ah. Babalik na lang ako. Kasi balik ka. Oo, sige. Pag may time, babalik ako dito. Boyfriend mo? Hindi ah. Hindi pa? Hindi, kaibigan ko lang. Kaibigan o kaibigan? Ikaw ah, marunong ka na rin po punchline. Basta, balik kayo ah. Oo, sige. Pag may time talaga, Bruno. Sige ah. Ingat ka, Marie. Sige. Sige, Bruno. Naalala niya ako. Palangga ko. Ikaw lang ang palangga ng buhay ko. Marie, mahal na mahal kita! Opo, Ama. Nagkita ulit kami ni Marie. Ano't hanggat sa kibutura ng lupa ay nadarama ko? Ang walang humpay na pagtibok ng puso nitong mahal na bunso. Wala na bang pagsidla nitong lubos na kaligayahan? Totoo po yun. Kung ganun ay ano ang balak sa muling pagdadaupalad, handa na bang palayain ang damdamin na matagal na ang kinikimkim? Ito ay pagkakataong minsan lamang maganap, agad na ipaalam, ipadama, ipahiwatig. Ang sa puso'y matagal nang bumibintig. Opo, Ama. Hindi ko na talaga papalampasin ang oras nito. Kung ganun ay humalo at naway makamtan mo ang pagsintang matagal mo nang inaasam. Salamat po. Kamusta na si Iyas? Anong sabi niya tungkol sa atin? Sa grupo, wala. Pero sa akin,
sa amin. Malaki. Anong ibig mo sabihin? Galit siya sa akin. Eh, nagsinungaling daw ako sa kanya. Ayun, ayaw na naman ako pansinin. Marie, bakit hindi mo naman tinulungan si Pedro mag-explain kay Hiyas? Di ba magkasama kayo sa dorm? Sorry, hindi ko naman kasi alam na nag-aaway na pala sila. Oren, sorry. Inaamin ko na hindi mo nagkwento kay Ate Hiyas tungkol sa grupo. Pero hindi ko sinasadya yun, ha? Nadulas na talaga ako. Muy! Nadulas nga lang, eh. Ang hirap kasi sa'yo, hindi mo itiikob yung bibig mo! Sorry na nga, eh. Sorry. Ngayon nagkakagulo na, sorry pa rin. Tama na yan. Nangyari na, wala na tayong magagawa. At lalo huwag kayong magsisihan, okay? Besides, sooner or later, she was bound to find out anyway. Tama. Umasa lang tayo na maintindihan niya sa mga nililihim natin sa kanya. Usapan na lang natin ulit kung paano natin makikilala si Calagua. Ooh, this is good. You have to try this, girls. Come on. Parang ito nga lang. Sarap. Paano mo naman nalaman na dito ako nakatira? Walang titikip. Nagtanong-tanong ako. Di ba nga may kasabihan tayo sa probinsya? Walang imposible. Sa pusong nagmamahal. Para sa'yo. Bruno, didiretsahin na kita. Naliligaw ka ba? Alam mo kasi, dati, nahihiya akong sabihin sa'yo. Hanggang sa lumuwas ka na dito sa Maynila. Tapos, hindi ka na nagbakasyon dun sa probinsya natin. Pero ngayon, hindi ko napapalagpasin na pagkakataong ito. Aaminin ko na sa'yo, Marie, ikaw lang ang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Noon, ngayon, at hanggang walang hanggan. Pasensya ka na, Bruno, ha? Pero meron na kasi ako ibang nagugustuhan, eh. Yung bang kasama mo nung nakita tayo dati? Sorry, Bruno. Hindi pa pwedeng. Baka naman pa pwedeng, Sorry talaga. Hindi, handa akong maghintay. Kahit kailan mo gusto. Kapag ready ka na. Bruno, ayoko naman na paasahin kita. Pasensya ka na talaga. Pasensya na. Sige ha, kasi may pasok pa ako mamaya eh. Sige. Oh, sige. Sorry ha. Yeah. Oh, Bruno darling. Ang sarap ng chocolates na dala mo. Bumalik ka ha. Mahal na bunso ko, maaari bang tigilan itong kahibangang nagaganap? Ama. Ama, iniwan na talaga ako tunay ng palangga ko. Mas gusto niya sa ibang nanaki. Walang dapat masisi kundi ang iyong sarili.
tunay ngang ikaw ang unang nakakilala. Pero ang tumahimik ay mas minabuti mo pa. Ikubli ang damdamin. Isarili ang pag-ibig. Ay, hindi na ngayon. Masinubukan ko lahat. Ama, pumunta ako sa dorm niya. Pero ano? Iniyawan niya ako. Dahil gusto niya doon sa lalaking yun! Huli ka na, mahal na bunso ko. At sa'yo'y muling sasabihin, walang dapat sisihin. At kung meron man, sa sarili dapat tumingin. Pedro, si Hiyas, she's not feeling well eh. Ano, may sakit si Hiyas? Hindi naman. Not feeling well lang. Baka naman pwede ko siya punta sa kwarto niyo. Ay, naku. Si Miss Kelly, nandiyan sa taas. Eh, alam mo naman yun, di ba? Hindi pwede boys dito eh. Nag-aalala kasi ako eh. Ay, naku. Don't worry. Nandito naman kami. Talaw ko na lang ulit next time. Sige, salamat ah. Bye! Tol, pusan tayo! Sige, nang ano? Dapat, hindi tayo magsasalita. Huwag papunta dun sa atin. Pag nagsalita tayo, pagbabae tayo ng tapwi. Mahal naman. Eh, kaya nga, pustahan. Eh, bakit ba tayo magpapakirap na hindi magsalita kung 5 piso lang kikitain natin? Oo nga, no. May utang ka rin pala, Tol. Sira. Oh, no, start na. Sige, start na. Pare, dinukot si Marie. Ha? Si Kalagwa? Imposible. Hindi niya pwede pasukin na kahit sino sa atin. Hindi pa natin alam kung sino. Hindi nakilala ni Moy. Hindi ko pa siya nakita. First time ko siya nakita. Kakaiba siya eh. Kanyon lubog sa lupa. Pakiramdam namin hanggang tao. Oo, tapos nakaganto lang siya. Tapos kaya niya maging Celia. Ginamitan si Moy ng taga-bulag. Anong klase inkang tao maaaring gumamit ng taga-bulag, Pedro? Pare, marami. Aswang, magbabarang, inlablabuot, tsaka nunusa. Teka, lumulubog sa lupa? Posibleng nunusa punso. Inkang taong nunusa punso. Eh kung natakay nga si Marie sa ilalim ng lupa, saan natin siya makikita? Saan? Tapos, mamamasyal tayo. Pupunta tayo sa mga kamag-anak namin dito.
Ang ganda dun. Hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko, gusto ko na umuwi! Hindi, Marie. Marie, ano ka ba? Mananatili ka lang dito. Dito ka lang sa akin. Hindi ka aalis hanggang hindi mo ko lang ito na mahalin. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Mahal na kita dati pa lang. Hindi ko lang nasabi sa'yo. Pero ngayon, hindi ako papayag na mawala ka na sa'kin ulit. Marie, dito ka lang sa'kin, ha? Baliw! Umiyak sa'kin. Ako naglalaho. At hindi ko magawa yung mga kaya kong gawin. Ano yung mong sabihin? Meron ka pa palang mga ibang bagay na kayang gawin? Katulad ng pambara, pangkula, panggama. Pero, aamin ko na sa'yo lahat. Huwag mo nga akong tawagin pangga dahil ni minsan wala akong damdamin sa'yo. Alam mo, pangga, dito, sa lugar ng mga nun. Lahat na napupunta rito ay nawawala. Nawawala ang kanilang mga kapangyarihan. Lahat! Dahil dito, dito sa lugar namin, ang mga nun lang ang may mga kaibang galing. Mauhayin langit, anong kapangasan tong ginawa mo? Tinukot mo ang babae yun! Ama, hindi siya sasama sa akin, hindi siya magpwersahin. At sa palagay mo, mamahalin ka dahil sa ginawa mo yan? Oo. Ama, mamahalin niya ako pag alaman niyang mahal na mahal ko siya. Ay, mahal kong bunso! Itong sasabihin na iyong dinggin, ang pagmamahal ay gawang magaling. Subalit ito'y hindi pinipilit at hindi kailanman naghihintay ng kabalik. Kung magmamahal ka, magmamahal ka. At kung susuklian ang pagmamahal na ito, siya'y dapat mong pasalamatan. Subalit kung ikaw ay kanyang itatatwa, nararapat lamang ang respeto at pag-unawa. Sige na anak, ibalik mo na siya sa kanila. Mahalin niya ako. Kung ganun ay maghihintay ka habang buhay. Minsan ko na pinarampas ang pagkakataong mahalin ako ni Marie. Hindi na ako papayag. Dahil sa pagkakataong ito, mamahalin niya ako sa ayaw at sa gusto niya. Natin makikita yun. Pedro? Oh, Napoleon! Kusta? Kusta? Oh, pupunta ko lang si Marie. Ano gagawin niya? Wala si Marie. Binukot niya yung katao. Alam mo, malupit yung magbiro to kasi ako naman mo. Don't tell me na. Oh. Binukot si Marie ng engkantao. Yung katao? Tanak ng engkanto sa tao. Alam mo nang ibig ko sabihin, Napoleon. Diyan na nangyari to. Saan siya kinuha at sinong ikang tao tumukot sa kanya? Walang nakakilala. Si Moy lang ang nakakita pero hindi niya kilala eh. Medyo matatanda siya sa akin ng mundi tapos ano siya eh, wapo. Pero hindi ko siya type ah. Tapos nakapulo tapos mukhang mayaman. Mukhang kilala ko lang kung sino tumukot sa kanya. Nasaan si Marie? Ha? Teka, nasaan? Hindi ko alam! Hindi ko alam! Sa akin, nasaan si Marie? O tuturukin ko pag mumukha mo! Hindi ko alam! Hindi ko talaga alam! Huwag mo akong lokohin! Alam ko, ikaw dumukot kay Marie, may nakakita sa'yo!
Pwede mo sabihin sa akin, nasa si Marie susumbong kita sa polis. At malalaman na lahat kung ano ka talaga, ang tao! Siya kung papalayain kita. Mas masasaktan ho siya kung ipipilit lang niya na mahalin ko siya. Dahil hindi ho yung mangyayari. Ikukulong lang ho niya ako dito habang buhay. At habang buhay ho siyang masasaktan. Habang buhay ho siyang mamamalimos ng pag-ibig. Magagalit, magdurusa, magmamakaawa. Gusto niyo ho ba yung mangyari sa kanya? Talaga kung mahal niyo yung anak niyo, dapat ho hindi niyo hayaang maranasan niyo yun. Sige na naman po. Ano niyo ako? Bitawan mo nga ako! Tanong isang sagot ng tao. Nasa si Marie. Hindi niyo makukuha si Marie! Paano namin magpapaway si Marie? Tawa niyo! Bitawa mo ko! Bitawa mo nga ako! Ako, mainitin pa naman itong batang to! Hoy, ha? Paano namin magpapaway si Marie? Hindi ka tao! Tama na, Sutsan! Gawin natin yan! Hoy! Anong ginagawa mo? Hoy! Hoy! Hul ka lang! Ha? Bitawa mo ko! Higil na higil ako dito sa loob ko eh! Dati, hindi ko napatamaan yan! Ngayon, wala nang mintis ko, ano, ha? Oh. Dali lang, wala pa nga si Marie! Ilalabas nila si Marie! Pag nakita nilang picture na itong loko ko! Ano? Hudson! Hoy! 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 Sinit mo na! Tama! Si Boy! Sunog na lang ito! Gusto nila nyo! Pinalag ka lang! Wag! Ito na lang! Pagbutuhan tayo! Kung ayaw ko sa tayin yan! Taas ang kamay! Ayoko! Ayoko! Ayong gusto! Oh! Majority wins, ha? Hoy! Sige na! Sige! Hoy! 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 Mahal kita, Marie! Mamatay ako na magmamahal sa'yo! Ano? Matatamaan ko na! Huwag! Huwag! Huwag rin yung patayin ang anak ko! Ama! Marie! Taga, sandali! Ano siya saktan? Oh my God! Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Pinakawala na ako ng amang nuno.
patawarin niyo na siya sa pagkakamali niya. Siya'y labis lamang na nagmamahal. Kaya puso'y nabubulagan. Ang pag-ibig yata ay talagang ganun. Kapag nasobrahan, pag-iisip ay nabubulagan. Bruno, hindi ako galit sa'yo. Pero sana naman intindihin mo ako. Intindihin mo ako ano yung nilalaman ng puso ko. Basta, pinapaway sa'yo, gusto mo sa akin, ha? Sige. At least alam ko, may nagmamahal sa akin. Salamat na ligtas ka na. Hala ko kung ano nangyari sa'yo. Oh my God. Alala ako sa'yo. My God, Marie. Whatever happened to you? Who abducted you? Tell me what happened. Ano nangyari? Can somebody speak up, please? Para mapipit mo. Pedro, yes. Pedro. Tell me. Please, tell me what happened. Alam mo, akala ko talaga, hindi mo na ako kakausapin habang buhay. Napag-isip-isip ko na napakahalagang tiwala sa isang relasyon. Honestly, I've got a feeling na wala na yun sa relasyon natin, Pedro. Ah, ganun ba? Eh di, ibalik natin. Hindi ganun kadali yun, Pedro. Anong ibig mong sabihin? Pahinga muna tayo. Pahinga? Break na muna tayo. Ayaw ko na sa relasyon itong Pedro. Mula ngayon, wala na muna tayo. Sa punso. Hindi kasi birong magalit ang mga ito. Ang mga nunong sa punso ay maliliit at tahimik na creatures. Nakatera sila sa ilalim na tinatawag na punso o anthill. Hindi sila nang gagambala ng sino man. Pwera na lang kung sila ang unang guguloy ng mga ito. Ayaw nila sa malilikot at maiingay ng mga bata. Lalo na nilang hate ang mga nakikialam o lumalabas tangan sa kanilang mga tirahan. Kapag sila'y nagagalit, sila'y gumagante. Bibigyan kanila ng sakit na hindi kayang mapagaling ng kahit ng mga ekspertong doktor. Albularyo lang ang karaniwang nakakatulong sa sino mang pinarusahan ng mundo. Kaya mga bata, ingat kapag naglalaro sa labas ng bahay, ha? Huwag daw kayo maglalaro mula katanghalian tapat hanggang alas 3 ng hapon. At bago mag alas 6, umuwi na kayo. Sa ganun, hindi kayo makaistorbo o makadisgrasya ng nunong sa pansin.